lang nga ba sinasabi ko? Isang gabi lang mo. Isang gabi lang. Paano ko to sasabihin sa nanay? Ang pag-aasaway, hindi parang kaning mainit na kapag isinubo at napaso, ay pwedeng iluwa. Sa kabila ng murang edad, nagpakasal si Danilo at Danica upang panagutan ang kanyang pagdadalang tao. Ngunit hindi nagtagal. Iniwan din ni Danilo ang kanyang mag-ina at sumama sa ibang babae. Sa mga panahong iyon, ang matalik na kaibigan ni Danilo na si Anton ang naging sandigan ni Danica. Hanggang sa... Natuklasan ni Anton na balat kayo lamang ang pakikitungo sa kanya ni Danica. Kaya't ang kanilang pagsasamay humantong rin sa hiwalayan. Ay wala siyang tatay! Ay wala siyang tatay! Ay wala siyang tatay! Ay wala siyang tatay! Hoy! Tigilan niyo yan, ha? Tigilan niyo yan! Hindi naging madali para kay Danica ang mag-isang itaguyod ang kanyang mga anak na walang ama. Kaya't siya'y nangarap na punuan ang pagkukulang na ito ng karangyaan at siya'y ng ibang bansa. Tuloy ka. Kumusta naman ang biyahe mo? Okay naman po. Ito yung magiging kwarto niyo. Pasensya ka na ha, kasi ganito talaga dito sa Dubai. Mga kapatid, meron tayong bagong kasama. Ronnie, walang bala sa kanya. Single to. Ako single? Single din ako ha. Bagay kami. Ronnie ka na. Danica po. Roy, kumusta naman ang flight mo? Okay naman po. Dito ka na sa taas ng press o bakante pa? Ay, salamat po. Ako, wag mo na akong pinaupo. Mukhang magkasigidad lang naman tayo eh. Uy, may bagong dating! Hello po. Hello. Dapat mag-celebrate tayo mamaya. Pa-welcome sa bagong dating. Tama walang yan! Walang problema. Akong taya. Walang kadala-dala. Nahulog muli ang loob ni Danica at ngayoy sa flatmate niyang si Ronnie. Lingid sa kanyang kaalaman. Hello, mami. Hello, daddy. Kumusta? Kumusta? Bakit ganyan ang boses mo? Kasi may mga natutulog pa. Kamusta na? Nagising mo ba? Okay lang. Kamusta na mga bata? Okay naman ang mga bata. Ikaw, kamusta ka dyan? Miss na miss ko na kayo. Malungkot ang buhay dito. Di ba, Ali? Malapit na ang bakasyon ko. Makakasama-sama na tayo muli. Bakit parang hina ng boses mo? May mga nakatutulog pa kasi dito. Ah, okay. Naalala ko yung pangako mo sa amin. Sabi mo, magbabakasyon kami dyan. Ako, mami. Mahirap mag-process ng visa dito ngayon. Baka matatagalan pa. Di bali, gagawin ko ng paraan. Oh, sige. Uy. May asawa ka? Gusto ko lang sabihin sa'yo dati. Yun lang wala akong pagkakataon. Dadali mo sila dito? Paano na tayo? Paano na ako? Mahal ko ang pamilya ko. Hindi ko sila kayang saktan. At hindi ko sila kayang ipagpalit. Lalong-lalo na sa babaeng tulad mo.
may dalawang anak sa iba't ibang lalaki at heto ngayon, nakipagrelasyon ka sa may asawa. Wala akong may papangako sa'yo. Hanggang dito na lang tayo. Saan ka pupunta? Bitahan mo ko. Gusto kong mag-isa. Panginoon, gulong-gulo na po ang isip ko. Ayokong makasira ng isang pamilya. Alam ko ang pakiramdam ng iniwan. Alam ko po kung gaano kasakit ang mawasak ang isang pamilya. Pero masyado po akong mahina para labanan ng tukso. Panginoon, napakarami ko na pong nagawang kasalanan sa iyo at sa mga anak ko. Nasira at nakalimutan ko ang pangako ko sa kanila na mapigyan ng maayos na buhay at magkasama-sama kami muli. Sa halip, napabayaan ko po sila at mas inuna ko pa ang aking sarili. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawa. Gusto ko na pong ayusin ang buhay ko at ng aking mga anak. Tulungan mo po akong labanan ang aking mga kahinaan. Gabayan mo po ako, Panginoong Hesukristo. Ipakita mo po sa akin ng daan upang maituwid ko ang lahat ng aking mga pagkakamali. Samot dalangin ko po, Panginoon, naway gabayan mo po ako sa mga susunod kong hakbang. Amen. Hello, Nay! Nay? Kamusta na po si Anghel? Magaling na po ba siya? Alalang-alala na po ako sa anak ko. Ano na po ba sabi ng doktor? Hindi pa rin nagbabago ang kondisyon ng anak mo. Kaya lang, kailangan na kasi mabili ang mga gamot niya eh. At saka, kailangan na siya masalila ng dugo. Nak, wala na kaming pera. Paano na? Nak, maski pagkain, wala na kaming may pambili. Minsan, sa bigat ng ating nararamdaman, isinisisi natin sa Diyos ang mga hindi kanais-nais na nangyayari sa ating buhay. Ngunit hindi natin naiisip na maaaring bunga ito ng ating maling desisyon at maling daang tinatahak. Ang buhay ni Danica bilang solong magulang ay isang halimbawa ng pagkakadapa, pagsisisi, at muling pagbangon. Ang mahalaga sa buhay ay ang pagpapatuloy. Bit-bit ang aral ng nakaraan kasama ang Panginoon sa pagtahak sa tamang landas.